Hi everyone, welcome back to Brach and Grace Vlog. Ngayon nandito ako sa tanima ng ano tawag dito? Wet, yung ginagawa na flower, wet flower. So ito siya. So akala ko dati is palay ito. Sabi ni Mister ko, ito daw yung ginagawa na flower. So ito siya, isa wet. So by July mag-harvest sila nito. So ito siya. Hindi sila mahilig sa rice dito, kaya walang tanim dito na rice. Ito yung kinakain nila, yung gawa sa flour, bread yung ginagawa, yung kinakain nila. Pero si Mister ko, kumakain siya ng rice. Bumibili sila ng rice. Yan, ito. Yan. Ito siya. Ito yung pananim nila dito is a wet. So, yan. Ito. Hanggang dulo yan. Ito yung produkto nila. So, dami ng flower nila sa bahay, hindi kami bumibili. So, kaya si mother-in-law ko, lagi nagbibake kung anong gusto niya na gawin for flower. So, ito. Yan. Masarap mamuhay dito. Masipag ka lang mananim, marami kang mabuhay ka talaga dito. So, ito. Ito. Yan. Yan. Masarap ng panahon ngayon kasi hindi siya maaraw, hindi malamig. Kaya masarap ganitong panahon pumunta sa farm. So, ayan. Ayan. Ito. So, next time, ituturo ko rin kayo dun sa cherry nila. Yung cherry nila, nasa kabilang, ano siya, nasa kabilang lugar siya, hindi dito. Magkaiba yung cherry nila. Pero yung nandito lang is, yung pananim nila na nandito is, itong wet. Tapos, ang raspberry, ayun yung raspberry sa unahan. Yan. Yan. By next month, itong raspberry nila, pwede na ito i-harvest. So, and then ito naman yung wet sa July. So, ito siya. Hindi sila mahilig mag-rice pero nananaba ako dito sa kakakain itong kahit di ako kumakain ng rice dito. Magdalawang buwan na ako dito pero hindi ako nakakain ng rice. Panay na lang itong ang flour, nagawa sa flour yung kinakain namin. So hindi ko pa ito nakita kung ano klase itong pagag, kung ano klase yung bunga nito yung wet na to. So abangan ko to pag nagkaroon ng bunga para makita ko siya, kasi hindi, sa Pinas walang ganito eh. So ito, ayan, ayan, so pupunta rin ako doon sa tanim ng garlic at saka bawang. Bawang, garlic at saka onion. Meron din sila onion na tanim. So, hindi kami nabili ng onion at saka garlic at saka potato. May tanim din silang potato. Ayan. Maganda dito kasi bukod sa mga sa Prisca yung pagkain, ay Prisca din yung hangin at saka ayun, tahimik na lugar. So pupunta ako doon sa garlic nila.
saka sibuyas. Hindi. Masarap mamuhay sa farm kasi lahat, hindi mo na kailangan bumili. So ito yung potato, hindi pa siya lumaki, maliit pa lang. Maybe next week lalaki na ito. Tutubo lang, tutubo pa lang. So ito yung onion. Ito yung onion nila. Ito yung garlic. Yung onion at saka garlic nila is parang parehas lang. Parehas lang yung dahon. Mayroon din potato dun sa una. Kasi tinatamad ako pumunta dun. So dito lang, hanggang dito lang ako. Yan. So unahan yung mga plums fruit. Sa likuran ko isa raspberry. So ito mas maganda itong awit na to. Lagong-lago siya. Madami ata ano to. Fertilizer. Kaya ito maganda siya. Ayan. So ito ang ganda ng klima, walang araw, hindi siya maaraw. Lapit na kami umuwi. Yan guys. Super ganda dito. Maganda dito yung taniman nila. Kasi paano siya? Hindi siya ano tawag dito. Hindi siya gaya diyan sa Pinas na yung parang mataas na area. Ito all is flat yung ano nila, taniman dito. Kahit yung taniman nila ng mais,
ano din siya, maganda kasi hindi siya sa bundok. So mostly ng mga pananim dito is nasa sa mababang area siya, hindi siya mataas. Meron din sa bundok na mga pananim is mga punong kahoy. Nadaming mga punong kahoy na tinatanim sa bundok. Kaya maganda dito yung bundok nila kasi maraming pananim na mga puno. Kasi binibinta nila after 3 to 4 years, binibinta nila yung isang kahoy dito. Yung kahoy na tinatanim nila. Kaya ginagawa nila, nagtatanim sila ng mga puno sa bundok. Yan. Yan. Ito, may araw na. May kunting araw. Konting araw na. So ito, maganda ito. Parang bulaklak siya. So hanggang dito lang muna yung video ko. I hope you enjoy for watching this. Next video ko, magbablog ako doon sa cherry. So ngayon dito lang muna ako sa wet na tanim nila. So hanggang dito lang muna. Bye bye. See you next video. Thank you for watching. God bless to all of us. Bye.